namin. Ayan, dito po yung sali ni ate. Nandito na po tayo. Ayan. Dito kami. So, magpapagilay na tayo. Skin na salon. Pasok kayo dito. Ayan, tilis. Hello. Mag-YouTube ako yan. Ate, ba gusto niyo po, ano ko yung salon niyo. Promote natin. Siya po yung may-ari? Hindi, kasama ka lang. Ah, okay. Hi, say hi to my vlog po. Hello! Yan, dito po ako ngayon sa salon nila. Magpapakilay po tayo. Kasi masyado nang makapal yung kilay natin. Teh! Dito tayo sa salon ng... Hi! Ano po itong salon? Skin Plus. Skin Plus. Tama. Okay. Meron silang... Yan. Package. Package for 100 for 5 treatment po. Tama ba ako? 5 services po. Ito yung mga ano nila. Hindi ko alam kung anong mga. Yun, magpili kayo. Mamimili ka. Yes, mamimili po kayo. Ayun. So, now, mag-start po tayo. Magpapakilay muna ako. Mahirap ko. Okay. So, plaster. Wow. Yan. Mag-start na kilay. Oh, mag-start. Tapos na ako guys, magpakilay. Ayun, so ngayon, nandito pa ako, magpapapoots pa ako, magpapapedicure ako. At interviewin ko muna si ate saglit. Listan mo muna ako sa ate. Ilang taon ka na dito sa salon po? 8 years. Wow! Ate, ba hindi mo nisipan magtrabaho sa kabila or kung saan mang company? Chahit kasi. Ah, talaga. Kamag-anak. Ah, kamag-anak. So may-ari nito siya. Sila ang, kayo ang kamag-anak ng may-ari. Wow, thank you. So, i-promote nyo naman po yung salon. Anong pangalan ng salon? Skin? Skin Plus and Beauty Salon po sa Karama, Room 128, Alatar Shopping Mall. Ayan po. Punta... Visit po kayo. Yes. Punta po kayo dito sa Karama Mall. And punta kayo sa first floor. 128 po. And then, marami po dito mga choices po ng... Services po, meron silang 100 for 5 services. So, napakamura po yun. Pangkilay, upper lip, may pedicure, manicure, puts pa, ayan. Hair cut, o, yun. Punta kayo dito guys ha, please. Ayan si ate, siya po may-ari. Hi, ate, ilang years na itong salon niyo po? More than 15 years na. Wow! 15 years na po! So, kamusta naman po yung mga ano nyo dito? I mean, paano yung business na, paano nyo po napalago ito? Okay lang. Wow, swerte ni Mami kasi ilang years na ito na yung skin pass? Kasama namin. Ah, talaga? Ah, okay. Sige po. Ingat. Sorry, ano pangalan nyo po? Ana. Ana, taga saan po kayo? Bacoor, Cavite. Oh, say hi to the Bacoor po. Miss na ba family? Ba't ka pa nagtatrabaho nandito pa? Bakit kailangan po? Ay, gusto ko pang magtrabaho na eh. Dahil pag, ang trabaho kasi namin ito pag huminto ka. Wala. Asan yung mga anak niyo po? Sa Pinas na. Sa Pinas na? Mag-isa lang kayo dito? Oh my God! Sige na, nakikita-kita ka. Hello sa mga anak niya, ate! Bye! A few moments later. Hi! Hi! Si Nanay? Anong pangalan niyo po, Nay? Ana. Taga saan po sila? Taga Cavite. Cavite. Bacoor, Cavite. So na po, nandito ako ngayon sa salon nila, Nanay, kung saan siya nagtatrabaho sa Skin Plus. Sa Skin Plus po, dito sa Karama. At kaliwala akong balak magpa-ayos, magpa-kilay, magpa-pedicure. So, ngayon, nakita ko yung kasama niya sa labas. So, sumama ako kasi nga, gusto ko yung makita yung salon nila at the same time kung ano yung ginagawa nila. So, ngayon, nandito ako, nagpagawa sa kanila. Tapos, gusto ko ma-interview si Nanay kasi nakita ko siya at maganda. At maganda! Kasi ganda natin, di ba? So, Nanay, gusto ko ikwento mo yung story mo. Ilang years ka na dito sa Dubai? At saka, ano yung mga experience mo dito sa Dubai? Nakaraan, dumating ako dito 1992.
Talaga, no? So, anong mga, magkano pa po yung sahod natin noong 1992? Ang sahod ko noon, $300 lang. Oh, $300. So, like in Philippine money, like $300, mga, magkano? 1,000? 1,000 na yun, no? 1,000 dirhams? Hindi. 1,500 mga gano'n. 1,001 lang. Oh, 1,001. Kasi ako, nagsimula ako na yun noong 2004-2005 as a domestic helper pa ako noon dati. Mm-hmm. 19 years old ako, one year ako doon. Bali sa Alain ako dati nakatira. Magkano ang sahod ko na yung 600 dirhams? Jesus. Yeah! Kasi noon, umura pa kasi noon ang mga bilhin. Kaya na noon. So, yun. One year ako noon, nag-domestic helper ako na eh. Tapos, nag-babysitter mo na ako dito sa Dubai. Mm-hmm. Tapos, umuwi ako ng Pilipinas. After noon, nagbalik ako dito. Nagtrabaho din ako sa ibang company. Like, in Ino Company. Doon ako nagsimula. Then, Techmark. And then, ibang company pa. So, bali, yun. Pang-apat na company ko na to. So, nag-start ako mag-vlog kasi parang gusto ko i-share yung story ng Pilipino or OFW dito sa Dubai. So ngayon, mag-start tayo kay Nanay kung anong story niya. Diba kasi ako marami din akong story eh. Like maraming mga finance problem, yun ang number one dito. So paano ko supportahin yung sarili ko. And second na yung mga live na yan. Kasi wala akong kwenta yan. Well, yun. So number one problem dito is financial. House problem also, like house rent. Mahirap dito mag tira kung saan, paglipat-lipat, ganun. Mahirap. So, at saka siksikan yung bahay dito. At saka yung kwarto namin, maliit lang. At nakikita nyo nga yung bed ko, diba? Yung bed space lang. Kung gaano kalaki, yun lang ang space namin sa loob ng kwarto. So, gusto ko marinig yung kwento ni Nanay kung paano siya tumagal dito ng 29 years in UAE. So, yun na, start po. So, 1992. Mm-hmm. Isang amo ko, Pilipino amo ko, mm-hmm. naka 15 years ako doon. Okay. Nung nag-forgood ang amo ko, kaya ako nalipat na rin sa tuwa. Oh. Tapos pangalawang amo ko. Okay. Pakistani ang amo ko. Mm-hmm. Pero naka 13 years din ako doon. Wow. Naka 13. At trabaho? Sa trabaho, oo. Anong position nyo doon ay? All around. All around din? Mm-hmm. Salon din? Around. Sa salon din. Puro salon lang napapasokan ko. Wow. Tapos? Mm-hmm. Kaya naman ako tumagal kasi wala akong asawa. Dahil nagsisikap para mabuhay ko ang mga anak ko, 5 anak ko. Wow. Ngayon, mayroon na akong mga apo, malalaki na. Pinapag-aral ko sila. Tapos ngayon, nagtatrabaho na sila. Wow, diba? Mm-hmm. So, ano yung bad experience niyo po na narating niyo or na-experience niyo po na yun? Dumating din po ba kayo? Kasi ako na yung naranasan ko na walang-wala talaga ako, as in zero. As in wala akong makain. Yung baga, yung pangkain ko, binibigyan na lang ako ng mga friend ko para may makain ako. Kasi naranasan ko talaga na nawala ng pera dito sa UAE. On, kasi nga po, hindi ko na-details yung bakit. Basta nagkaroon talaga ako ng situational, as in zero talaga ako. Na as in walang-wala, na hindi ko alam kung saan ko kukuha na yung pagkain, kung saan ako kukuha ng pera. So kung sino yung may mga nakakilala sa akin, alam nila yung story na yun. So, pero hindi ko muna i-details dito. Kaya gusto ko malanasan, masasabi ni Nanay na, kung ano talaga yung situation natin dito sa ano, OFW. Dito, pag may trabaho ka, okay. Pag wala kang trabaho, wala kang pera. Yun na nga. Diba? Kaya pag ikaw naman kaya trabaho sa salon, marami kang pera. Actually nga, yes. Agree ako dyan. Kasi kung sa salon ka nagtatrabaho, maganda. Kasi Nay, bakit? Ano, free ka sa time? Kasi pag maganda ang trabaho mo, sa customer mo, magkakaroon ka ng pera. Oo. Bibigyan ka ng extra money. Yes, yun nga yun, maganda yun kasi may mga tips sila. May mga meron silang kumbaga bibili pa ng bibilang ka pa ng pagkain. Oo. O, pag free accommodation ka. Pa kayo no? Noong una, free accommodation. Noong pangalawa, wala na. So ngayon po, yung accommodation niya free.
Wala. Ay, wala sila. So, magkano yung nire-rent namin sa accommodation namin? Like, 1,500. Malaki na yun na, no? Partition yun. Mm. Like, ganun lang. Parang double space lang siya sa one dick na, ano namin, sa bed space na inuupahan namin. Ganun yung situation dito. Yung mga room namin, ganun kaliit. So, yun. Tsaka kaya naman ako tumatagal dahil pag gusto ko nang umuwi, mag-for good na ako, ayaw ko payagan. So, ayun. Kasi pag nasabihin na nga mo ko, bakit ka mag-for good? Hindi. Mag-re-renew ka pa rin ng visa mo. Uh-oh. Ibig sabihin, nagustuhan ang trabaho mo. Oo. Diba? Actually, noong unang panahon, maganda talaga yung work dito noon, eh. Pero ngayon, medyo hindi ganun kaganda. So, marami silang kinat na mga budget ba yun? Hindi ko nga akalain na tumagal ako eh. Kasi ang alam ko, sabi ko, hanggang 3 years lang ako. Pagdating na nga yung 9 years, sabi ko, uwi na ako. Bakit? Ano daw gagawin ko sa Pinas? Di magtatrabaho din. Nang ganun, di ba? Yeah. So, yun nga po ang namin dito. Bali, si Nanay nagtagal dito ng 29 years, iba-ibang company din. At yung mga experience niya is maganda talaga yung experience niya dito. Wala naman siya ganun ka, ano mga problema na narating. So, thanks God na dumating siya ng ganun dito na... Kaya ako, tumanda sa Dubai. So, nag-visit-visa ba po ba kayo dito, Nay? Or yung pagpunta niyo dito? Pagpunta ko dito, talagang ano ko, direct hire ako. Ah, from Pilipinas talaga? Kasi nung araw, wala pa naman mga visit-visa. Ah, okay. Talagang nanggaling ako sa... ano talaga, employment visa na ako talaga. Wala akong visit visa. Ngayon ko lang naranasan ang visit visa na nag-i-exit ng Oman. Wow! Oman! Naranasan niyo po yun? Ngayon na lang. Okay, nagkatumanda. Doon ko naranasan. Ayun. So, yun nga. Then, so ano man, masaya kayo sa... So, almost 29 years na wala, hindi kayo na-board? Hindi naman ako na-board. Kasi minsan, marami akong mga kasamahan na mahilig sa disco. Di disco kami. Wow! Kinikera pala ko si Nanay. Kasi ako di disco talaga. Kami. Nagsasayaw. Oh. At least pagpalipas ng pagod, no? Oo nga. Diba? Mm-hmm. So, yun. Ano na po yung mga na-achieve niyo ngayon sa 29 years na nandito kayo sa Dubai? Nagkaroon din ako ng sariling bahay, nakabili ako ng bahay. Tapos pinapadala ko, pinapag-aral ko mga anak ko tsaka apo ko, yun lang. Wow. So, yun nga po ang kwento ni Nanay. So, continue tayo mamaya kasi paalis na rin ako. So, mag-iikot pa po ako sa ibang store. Nanay, thank you. Okay. Say hi. Thank you. Hi sa interview. Yeah, salamat po. At mag-hi ka, Nanay. Sa hi. Batiin niyo po na yung mga anak niyo. Saan sa Tacloban? Anak, nandito ako. Panorin niyo po sa YouTube po sa Nikki Pisces 27 po. Nandun po si Nanay. So, ayun po. Salamat sa time po. So, ayan. Anong pangalan po? Pangalan talaga. Siya yung magmamasay sa akin. So, nandito ako sa massage room. Yan. So, siya yung makakasama ko ngayon. At mag-hi ka naman sa Pilipinas. Taga saan ka sa Pilipinas? Bulacan. Bulacan! Ang dami kong mga kalala sa Bulacan. May subscriber din ako taga Bulacan ng last. Nagpunta ako dun sa Satwa. So, say hi, Bulacan! Hi, Bulacan! Ano ang pliyado niya? Sweta. Sweta po. O, sige. So, start tayo. Yun pa lang. 2,000 So ngayon, tops na po! Liz, Mars, Margie! Hi! Bye! Tapos na po ang salon at tapos salamat na po. Ang servisyo. Sige, mamaya ate! Bye-bye. Salamat! Oh my goodness! So ngayon, pauwi na po ako guys. So, okay. Maraming salamat. Salamat! Nanay, noong 2004-2005, as a domestic helper pa ako nang dati. 19 years old ako, 1 year ako doon. Bali sa Alain ako dati nakatira.
magkano ang sahod ko na yung 600 dirhams? Yeah! Ang bilit, ano? Kasi mura pa kasi noon ang mga bilit.